Kamusta ka? Ay, balik tayo doon sa ano, pinag-uusapan natin. So, bigla na, ayan na. Lockdown na, ano na nangyari? Siyempre, nung una masaya ako, feeling ko makakapahinga yung mukha ko sa makeup, yung lalamunan. Nakakatulog ako. Nung una yon, pero nung time parang naramdaman ko na, uy, tahimik yung lugar. Ba't ganito ang aga naman natutulog ng mga tao? Tapos wala na tao sa paligid, sarado yung mall. Nalungkot ako. Tapos doon ko na-realize na, shucks, wala tayong trabaho, wala tayong pera. So, doon ako parang nag-panic. Pero siyempre, sobrang positive ko. In-enjoy ko lang. Kaya, sabi ko may ano yan, may darating na opportunity. So, ayun, nagulat naman ako kasi kung kailan dapat nagpapahinga, tsaka ako hindi nakakatulog. Dalawang oras na tulog ko ngayon, literal. Totoo yan. Grabe. Not everybody knows na you are the president of the Party Host Pilipinas, kung saan marami ka talagang mga kasama dito at mga kaibigan at pamilya na halos, no, sa Party Host Pilipinas. At sumikat ang Party Host Pilipinas hindi lang dahil sa iyo at saka sa mga members nito, no, kundi sa ano, sa generosity nito sa mga members nila. Can you tell us more about the ultimate suman of Party Host Pilipinas? Grabe yan. In fair, meron ako sample. Wait lang, dala ko eh. Yan po, Tatak Party Host Pilipinas. Ah, oh, diba? Pinaprinting ko pa sa anak ko to, Marcos. Grabe. Grabe. Ito, Marcos, by accident lang. Yung lahat na yung negosyo ko ngayon, pandemic, hindi ko sinadya. Accident lang lahat. Okay. So, nag-post lang ako, nag-dimerienda ako ng suman. Malay ko ba na ang mga tao ang tatakaw? Kasi talaga, nalik ko ba ng tao? Di ba, alam mo yun, puro kain lang ginawa noong first quarter of the pandemic, puro kain lang. Kaya sumabog yung suman. Ayan. So, etong suman na to, talagang grabe ang narating nitong suman na to. Oo, ibang sobra, level to. Sobra yung narating yan. Hindi nakarating kay Tikyo eh. Sorry Tikyo, ah, alcohol lang nakarating. Hindi nakarating kay Tikyo. Pero grabe narating nito, nakarating ng Cavite, nakarating ng kung saan-saan talaga yung mahiwagang suma na yan. At yung mahiwagang suma na yan ang naging kaakibat ng marami sa mga kasama mo sa Party Host Pilipinas. Kung kaya naman tinawag ang Party Host Pilipinas na ano, the Suman Club of the Philippines. Grabe, di ba? Kwento mo naman sa amin yung mga iba mo pang mga biglaang opportunities during hanggang ngayon, ano? Hanggang ngayon, marami pa rin opportunities na nag-o-open para sa iyo para maging negosyo. Tell us more about it, ng mga bagay na nagsimula sa suman. Okay, kasi 'di ba sabi ko nga nag-post lang ako tapos sumabog na. Parang yung post ko dito, yung tuka, ito. Pinost ko lang siya. Nagkaroon siya ng mga 10,000 shares. Dami. Sumabog din siya. Hanggang sa hinanap ko kung nangyari. Sabi niya, dadalan kita. Ginawa niya akong distributor. So, ayun. Walang puhunan. Kaya, ayun. Ayan, tuka. Mauutal ka talaga. At saka, ayun, huwag ka mag... At saka ito, nag-distribute ka rin ito. Favorite ko to every morning, ano? Ayan po. Yeah, ayan po. Ito, turmeric. Turmeric. Maraming salamat, Ayi. Okay, hindi pa ako nakaka-remit sa'yo. Tandaan mo yan. Naging trending din yung manina yan. Dahil, diba? Naging sobra kasi... Natulungan ako na gumagawa. So far, sabi ko, pangalan niya kasi Manang eh. Okay. So sabi ko, tawag talaga namin, Manang ni Manang. Tapos, ayun. Trending. Ginawa mo na. Ginawa mo na opportunity. Yes. Grabe yung ano mo. Grabe yung ano man yan. And then right now you are so busy with all of these happening in your life. At meron kang bagong product ngayon. At sobrang talagang immediately after nung malift yung from ECQ naging MGCQ na, ito yung sobrang pumatok. Can you tell us more about it kung paano naging ganyan yan? Yung alcohol. Yung alcohol, oo. Kasi di ba ngayon talaga lahat ng tao takot sa virus, takot sa lahat, puro alcohol at saka sobrang in demand niya, mas in demand pa siya sa tubig. So, yung isa sa mga high school na best friends namin, tayo siya ng ganito, alcohol company. So, ibigyan kami ng chance maging distributor. So, thankful kami kasi yung alcohol para siyang N95 na uubos agad.
Grabe. Oo, ang lakas ng demand niya. So far, so good. Ito yung dahilan kung ba't kami natutulog dahil napakadaming demands talaga, Marco. Sobrang demanding na. Ay, gusto ko i-share mo yung mga lagi mo sinishare sa amin sa mga, kasi marami tayong mga friends in the industry, no? Now, we belong in the same industry na maraming tawag dito. Maraming nawawala ng pag-asa. Babalik pa ba ang live events? Okay, ano bang gagawin natin? Wala na tayong pera. Tapos ano bang pwedeng gawin natin? So, can you please inspire us kung ano, kung paano nangyari sa'yo at kung paano ang dapat nating ginagawa at inaatupag ngayong panahon ng pandemic. Ah, okay. So, unang-una kailangan i-accept na natin yung fact na ito na talaga yung new normal. So, pag hindi mo ina-accept, hindi ka naka-move on, walang mangyayari sa'yo. Diba? Nandyan ka pa din. So, wala yung opportunities. Tapos, secondly, kailangan din, malawak yung paningin mo eh. Alam mo yon. Tapos, pag may opportunity, sabi nga, last try, when the iron is still hot. So, kailangan, alam mo, huwakan mo agad. Tapos, huwag mong pipitawan. Diyan ka lang. Kasi, hindi mo alam, baka ngayon lang yan talaga. So, sa lahat na nandyan, magsipag lang kayo. Online talaga yung makakapagpabuhay sa atin ngayong pandemic. Kasi, di ba, mahirap naman magtrabaho sa labas. So, online lang. Pindot. Sabi nga ni Jojo, pindot-pindot business. Ayan. Nandyan ang pera. Andyan ang pera. Hindi ko kinaya yung pera na kumadating ngayon. I think you are... I can attest to this na napakabait mo kasing tao at saka hindi mo pinagdadamot yung mga opportunities na dumarating sa'yo, sinishare mo sa mga friends mo. Hi, my name is Ayee Sexy and I want you to like, subscribe, and share Soya Channel.